papunta na naman tayo sa panahon ng tag-ulan. Kaya naisipan ko ulit na gawin ang video na ito, Kalaurel, upang ipaalala sa iyo ang importansya ng tubig-ulan sa ating mga ritual. Hindi tulad ng simpleng tap water o tubig na na-purify na, ang tubig-ulan ay napapalooban ng napakadaming enerhiya. Ang tubig-ulan ay nagmumula lamang sa himpapawid at ang tubig ay sinasabing mabilis sumagap ng memorya at enerhiya sa espiritualidad. Marami sa mga nagsasagawa ng spell o ritual ang mas kailangan talaga ang tubig-ulan kesa sa simpleng tubig lamang. Akin namang ipinapayo ka, Laurel, na kumuha lamang ng isang malinis na babasaging garapon upang makakuha ng tubig-ulan at siguraduhin na ito ay direktang nanggaling sa himpapawid at wala itong dinaanang bubong, semento o anumang object dahilan para ito ay dumumi. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Pagkatapos na makakolekta ka ng tubig-ulan, alamin na natin saan ba magandang gamitin ito at ang mga paraan ng paggamit nito upang umakit tayo ng swerte, kasaganahan sa buhay at marami pang positibong bagay. Dahil ang tubig-ulan ay associated sa cleansing, restoration at ang pag-aalaga, ito ay madalas na ginagamit sa mga spell na may ganitong tema. Sa banishing ritual o yung ritual na pagpapaalis ng masamang tao, pangit na sitwasyon o kamalasan at kahirapan sa buhay, ang tubig-ulan na kinuha sa pagkidlat ang pinaka-epektibong gamitin dito. Ginagamit din ang simpleng tubig-ulan sa paghuhugas ng mga kristal para sa pagre-recharge ulit ng mga ito. Ipinangbebendisyon din ito sa lahat ng sulok ng bahay upang umakit ng prosperidad. Inihahalo din ang tubig-ulan sa pagligo upang alisin nito ang malas na nakakapit sa katawan katulad ng asin. Narito naman ang iba't ibang uri ng tubig-ulan at ang kanilang ibig sabihin. Ang tubig-ulan na mula sa pagkidlat ay napapabilang sa elemento ng apoy. Ito ay nagtataglay ng kalat na oxygen atoms at sukdulakas na enerhiya na mula sa kidlat. Agad na gamitin ito bilang pangbendisyon sa wallet at lahat ng pampaswerte sa loob ng bahay na mayroon ka pagkakuha nito. Alawa, ang tubig-ulan na mana nakuha sa bagyo ay napapabilang sa elemento ng hangin. Gamitin ito sa pagpapaalis ng kamalasan o ng tao na ayaw mo nang bumalik sa buhay mo. Simpleng isaboy ito sa harap ng bahay at sa kanilang dinaanan. Pangatlo, ang ulan na mana nakuha sa mga halaman ay mainam na ipangwisik sa iyong wallet o pitaka at sa mga bagay na gusto mong umakit ng kasaganahan sa pera. Ito ay sumisimbolo sa koneksyon ng kalangitan at lupa at ang kasaganahan. Sa pagkulikta nito sa garapon o bote na babasagin, pangalanan ito o lagyan ng label sa labas upang malaman kung saan ito nagmula, pati na ang petsa kung kailan mo ito nakuha. Ang bawat garapon ay lagyan ng iyong dasal at intensyon. Maaari mo ding haluan ng balatang orange o kahel, cinnamon at dahon ng laurel ito, saka pakuluan at ipanglampasa sa sahig at ipanglinis sa buong kabayan. Ipangbindisyon sa sapatos upang umakit ng magandang kapalaran sa paghahanap ng trabaho at oportunidad. Ipanglinis ng mga amulet at mga lucky bracelet. Tuklasin mo na ang kapangyarihan ng tubig-ulan ngayong panahon na ito at panoorin kung papaano nito babaguhin ang buhay at kapalaran mo. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Earth Fiddle Rosario.
Thank you for watching.